magandang umaga sa inyo mga kabi. For today's vlog, dapat dito tayo sa labas kaso medyo maulan. So, pasok na lang tayo at may isi-share na lang ako sa inyo sa ngayon since hindi naman tayo makapag-film dito sa labas. So, yun. Lipat lang ako ng pwesto mga kabi. Yun mga kabi, dito na lang muna tayo mag-set up since maulan nga sa labas. Tapos, ang isa sa pinaka-importanting bagay ngayon tag-ulan is una, ma-secure natin yung mga alaga natin kung may biglaan ba. Pangalawa, medyo prone sila sa sakit ngayon, lalo sa mga sipon, sa halak, at saka sa kung ano-ano pa, especially sa salmonella at yung going light virus. Of course, kailangan din natin mag-ingat since tayo mismo minsan nauulanan or nababasa dahil dun sa effort natin para sa kanila. Nakakatawang isipin nga, ako minsan naisip ko eh, sino ba talagang amo sa atin? Tayo ba or silang mga alaga natin? Kasi imagine, sino nagpapakain sa kanila? Sino yung bumibili ng pagkain nila? At every time na maglilinis ako ng poop tray nila, sabi ko, ang gaganda naman itong mga bossing ko. So for me, parang ang pinaka-amo ko is sila, hindi yata tayo. Yung isi-share ko ngayon is I can say na dapat alam ng isang fancier kasi isang napaka-importanting bagay nito. Actually, ako lately ko lang din nalaman to sa isang mentor ko tsaka dun sa mga veterans na nag-iibon din talaga. So, ayun, luckily, nabigyan ako ng ganitong information na i-apply ko siya sa mga alaga ko, sa lahat. So, ayun, guys, gusto kong i-share sa inyo to para magkaroon din kayo ng knowledge about this matter. So, napaka-important din to kaya sana mabigyan natin ang oras to na mapag-aralan. Kasi ganun din yung in-invest ko na time dito. Napakatagal din bago ko to aralin. Actually, hindi ko pa nga totally alam lahat. Katulad nga ng sinabi ko mga kahabi, itong knowledge na to is hindi siya basta-basta natututunan. First, dahil kulang tayo sa source ng information. Pangalawa, hindi siya madalas pinag-uusapan ng mga fancier. Pero para sa akin, ito yung isang bagay na dapat bilang isang fancier alam mo. So, sabihin ko na kung ano yung pag-uusapan natin ngayon, guys. Ang pag-uusapan natin is about pigeon color genetics. So, ano ba yung pigeon color genetics? It is basically kung ano yung kulay ng mga ibon, ano yung kulay ng mga kalapati mo, at anong kulay din yung mga combinations at kung ano yung mga gusto mong maging kulay ng ibon mo. So, for example, ang pinaka-common na kulay sa atin is yung puti, which is yung white, yung black, o mas kilala talaga genetically as blue spread, yung mga blue bar, checkered, red bar, so yun. So mamaya, pag-uusapan pa natin more about dun sa mga kulay na yun. Pero, ako kasi, nung nag-start ako mag-ibon, ang talagang alam ko lang, meron pa ako mga kulay na nalaman dati na hindi naman pala nag-exist genetically like yung mga Phantom, Batman, White Top, White Chocolate, ano pa ba? Black Widow. Kung ano-ano kulay dati, ayun yung mga nakatandaan ko. Pero since nung sineryoso ko yung hobby na to, at the same time meron nga nag-introduce sa akin itong information na to. Luckily, nabigyan ako ng ganitong opportunity para matutunan to. At napakalaking tulong nito kaya tinetreasure ko talaga to. Kaya sana kayo guys ngayon habang aaralin natin to, pakinggan, panoorin kahit na paulit-ulit basta maintindihan natin. So ngayon mag-start tayo sa basic lang muna, doon tayo sa base color. Sa base color guys, meron tayong level or order of dominance. So the most dominant is yung ash red, pangalawa is yung blue, and then the least dominant is yung brown. So, we have three base color from red, blue, and brown. So, yun. Most dominant is red, second is yung blue, and then third is yung brown. So, yun guys. Tatlong base color ang meron tayo, pero may iba-iba siyang pattern. Pero before tayo pumunta dun sa pattern, explain ko muna sa inyo kung ano ba yung pakinabang ng base color or ano ba yung purpose ng base color. Una, once may color red ka na ibon, kaya mo mag-produce ng blue tsaka brown as long as carrier ito ng... So, same with blue, kaya niya mag-produce ng brown as long as carrier din siya ng... Pero since si brown yung least dominant color natin, hindi tayo makakapagpalabas ng blue
tsaka red galing kay brown. So yun, level or order of dominance ang tawag doon. So ulitin natin, si red kaya niya maglabas ng blue and brown since mas dominant siya sa dalawa. Si blue kaya niya maglabas ng brown since mas dominant siya kay brown. At si brown naman hindi niya kaya maglabas ng blue tsaka red since least dominant siya. So yun mga kabi, aside sa base color, meron din tayong patterns na tinatawag. So meron din silang level or order of dominance. Start tayo doon sa pinaka-dominant, which is yung T-check pattern. The next is check pattern, and then bar pattern, and then yung least dominant natin is yung barless pattern. So yun is applicable sa tatlong base color, or in general nagagamit naman talaga or nag-exist. So ito, genetically itatama lang natin to kung paano tayo makakapag-project or makakapagpalabas ng mga kulay na gusto natin. So yun mga kabi, balikan natin yung pattern na sinasabi ko. Meron tayong T-check pattern, check pattern, bar pattern, and barless pattern. So yun, in order na yung sinasabi ko ah. Order na yun. So most dominant is T-check pattern, the next is yung check pattern, then third is yung blue bar pattern, and then barless. So ngayon kung i-apply natin siya sa base color guys, ganun din. For example, sa red muna tayo. Red, meron tayong available na red T-check pattern, meron tayong red check pattern, at meron din tayo red bar, at meron din tayo syempreng bar, red barless. So ganun din sa blue, meron tayong blue T-check pattern, blue check pattern, blue bar, tsaka blue barless. Same with brown, meron din tayong brown T-check pattern, brown check pattern, brown bar, at brown barless. Bali itong sinasabi ko sa inyo guys na base color tsaka yung pattern na to is introduction pa lang to ng color genetics natin. Pero na medyo komplikado to kung hindi natin aaralin na mabuti. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat maaari kung may oras kayo, panoorin nyo to ng paulit-ulit or aralin nyo mabuti habang pinapanood nyo. Kasi importante to bilang isang fancier. Ako, napakalaking part nito sa akin. Napakatagal ko nang nag-aalaga ng ibon, pero nito ko lang din nalaman. So salamat dun sa veteranong fancier na nagturo sa akin. Honestly, nung binanggit niya sa akin ang pigeon color genetics, nag-research ako. Hindi niya pa ako tinuturuan, nag-research na ako. Pero wala akong nakitang source ng information na tungkol sa pigeon color genetics. Meron ako nakita mga images. Ang problema is hindi na nga siya translated sa Tagalog. Hindi pa siya translated sa English. So hindi ko maintindihan kung ano yung ibig niya sabihin. So yun lang guys. Marami pa tayong susunod na topic tungkol sa color genetics. Sa ngayon, ito muna yung gusto kong maintindihan nyo. At least basic meron na kayong alam sa pigeon color genetics. Maraming salamat mga kahabi sa suporta na ibinigay niyo sa channel natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe. At paki-like and share na rin itong video natin kung okay sa inyo. O nga pala mga kahabi, comment lang kayo sa iba ba kung gusto nyong ituloy natin itong content na to para at least magawa natin ang video ASAP. So yun lang, maraming salamat mga kahabi. See you on my next video.